Isang magandang araw po sa inyo lahat. So ngayong araw po ito, meron po tayong pinagbigyang isang subscribers na kisuyo po na ibili siya ng mga materyales sa pagbuo po ng barrel at gawdi po sa ating body chamber. So siyempre bago po natin simulan yan mga kastig, siyempre shoutout po tayo sa ating pong mga kastig kay Lan Makaspak, ano po, siyempre gawdi po kay Roosevelt Abe, ayan, maraming salamat po doon sa ipinadala ninyong star. Ano po mga kastig? At siyempre, simulan na po natin. Ito pong ating ginawang video, no? Para i-share sa inyo ito mga kastig. So, ito po yun na re-request sa akin ni Dodsky from Cebu. Ano po mga kastig? Ito po yung ating ito po yung bali ipinabili niya sa atin, PVC na 50 mm, no? At tatak po nito ay Neltex po makasing. Mas maganda po kung Neltex po yung ating gagamitin. Ano po? 50 mm, 1.5, tapos PVC pipe 20 mm, okay, full cortin po makasing. Ayan. Ang sukat po nito, 16 mm. Ito po yung ginagamit natin sa ating pong sa ating 20 mm. Kung saan ito po yung ginagamit kong sa bolt action, yung pang kasa po, you know. Saktuan po siya. Kasi iba po, hindi nila makuha, you know, yung sukat na gusto nila. So, kaya ginawa natin, para makasigurado, binigbigyan natin yung request kung saan hindi na po sila magkakamali pa ng pagbili ng materials. Tama, sukat po ito lahat. Isang set po ito. Siyempre, ito pong ating apple corte na 1.5. Ano po mga kastig? Bali, nabibili po ito sa hardware o kaya sa mall. No? 1.5. Tapos, binigyan ko na rin siya. Pinudol ko na. Pinaliit na po natin yung butas dito. Kaya ito po, kasya na siya rito. Kunting lihan na lang po rito. Ayan po yan. Kasya po. Ito po yung ginagamit natin. Kaya ito po ay walang kasingaw-singaw. Kung ito po yung magagawa ninyo na bolt action, napakaganda po. Napakalakas ng pwersa ninyong toy gun. Kung ito po kasi wala pong singaw to. Malaking kabuhasan po yung singaw. No? Pag may singaw na lumabas, isa rin po yun sa nakakabawas ng lakas ng pressure ng hangin. No? Saka mas maganda po yung gagamit ka ng toy gun, wala po yung marandam na yung katiting na singaw. No? Minsan nararamdaman yun eh. Pag tayo gumagamit ng toy gun, sumisingaw dito. Okay. Tapos saka no, antena po ito. Ito hindi po antenna, kundi ito po ay aluminum. Ano po, binibili ito sa hardware din. No? Kasi po rito yung 8 mm na steel ball. Kasi ito po gagawin niya ay steel ball. Ano po mga kastig? Ito lang po ay pang MP Lights marble. Pero so kailangan din po niya ito. Sa pagpasok po rito, papasok po ito rito. Tapos lagi ng masking tape. Ito po yung mag-guide, no, para yung ating accurate, dire-diretso lang siya. Katapos mga kastig, ito po kailangan po natin ng coupling reducer. 32 by 20. Tatlong piraso po ang kailangan natin. At dalawang pirasong coupling reducer. 32 by 25 po ang sukat ito. Tapos dalawang 3-port ng masking tape, saka 1.5. Po yan. Tapos dalawang end cap, no, harap at likod, 50 mm po ito. At syempre ito pong ating ito pong ating elbow. Ano po? Ito po yung ginagamit natin sa barrel. Dito po yan. Tapos coupling, bali 6 na piraso po ito. Basta ito po aking ipapadala. Kompleto na po para makabuo ng barrel. Ano po? Saka ng body chamber. 6 na piraso po kailangan natin. Coupling. No, 20 mm. Tapos ito po ay female adapter. 20 mm po yan, 2 piraso. At saka isang male adapter, no. Ito po yan, 1 piraso. Sa dalawang plug. No, ito po yung sa
sa ilalim ko yung pinapasukan ng ganang solid wire. Dito po nakakabit dyan sa, dito po sa plug na yan. Tapos ito mo yung takit, no? Pag sa alcohol natin, nilalagyan natin alcohol, ito po yun. Tapos kumpleto na po ito. Tapos bibili po natin, mga pambutas, ito pong mountain stone na may sukat na 26x6x6, no? Sa elbow po ito. Tapos saka ito po, no? Sukat po nito ay 13x3. So ito po yung mga kasit. Yan po yung mga kumpleto nating mga kagamitan. Siyempre, kailangan din po natin ng, siyempre, ng masking tape po dyan. Kailangan din po natin ng super glue. Epo, huwag natin po kalimutan. Huwag po tayo gamit ng solvent cement, no? Yung pinang gagamit sa tubig, hindi po, para sa akin, hindi po advice sa bulyo. Pero kung gusto nyo po gawin ito, pwede lang po yan. Pero para sa akin, hindi po in-advise yan. Yung solvent cement na ginagamit sa tubig. No? Yung presyo po lang nga, nababakas pa po yan, yung solvent cement. Pag yan po ginagamit natin, sa ating mga tubo sa tubig. So kung gagamit din kayo, mag-installation kayo ng tubig, so gagamitin po natin dapat yan ay super glue. Yun po yung ano, maano po yan, hindi po basta-basta kaya ang baklasin yan. Ano po, ito nga po, pag sobrang lakas ito, hindi kaya ang baklasin ng presyo ng hangin eh. So pag ginamit sa tubig to, mas malakas po ito. Yan po yan. Okay. Yan, ako alin po sa dalawa. Yan po yan, mga kastig. So yun na po mga kastig, yan po yung ating kagamitan, no, na pwede po natin i-request sa akin, pwede po i-request sa akin yan, kung ibibili ko kayo, pwede po kayong mag-chat sa akin at ibibili ko kayo ng mga materials. Sa ganito para po, makatulog po ako sa inyo, kasi hindi nga po tayo nakakagawa ng toy gun, no, para kaya mapagbigyan sa inyong kahilingan na igawa. Sa ganito pong pamamaraan, makatulog po ako sa inyo sa pagbili po ng mga materials, sa pagbuo ng chamber at ng ating barrel sa pagunang PVC toy gun, mga kasi. Ano? Kasi hindi nga po tayo nakakagawa dahil sa meron po tayong dinarandam pang sakit, no? Nagpapa-therapy po tayo. At advice ng doktor, hindi pa po tayo pwedeng magbubuhat ng mga mabibigat grinder. Kaya tulad po nito, pinagbabahal po ng doktor to yung pag-upo ko po ng matagal. Kasi pag nga po tayo nakupo ng ganito, no? Pag tayo po natin, hindi na po tayo basa-basa makatayo, sobrang nangingimi niya po itong ating balakang papunta sa baba hanggang paayan. So yun po yung kalaya, kaya hindi ko po kayo mapagbigyan sa inyong mga request dahil gawa kayo ng toy gun. Yung mga mabibili, hindi ko kayo mapagbigyan. Talagang sobrang sobrang ano sa akin yung epekto, sobrang sakit, no? Pag namamanin talaga. Kaya hindi tayo nakakapagbenta ng toy gun. Yan po yung dahilan natin. Basta ito pong lahat, no? Itong lahat ng aking pinakita sa inyo, lahat ng materials, no? Para dito po yan. Dito po yan sa isang set na. Ano po? Itong body chamber natin, ito po yan. Kung gagawa po tayo ng body chamber, advice ko lang sa inyo, 1 feet and 6 inches or 5 inches, no? 1 feet and 5 inches, yan po dapat na inyong gamitin. Pero pag sa walang cold air tank, dapat to 1 feet lang and 2 inches lang po yan. Kasi pag masyadong mahaba na po yung gagamitin natin na chamber, mahirapan na po yung ating alcohol. Hindi po siya ganun nagsisirculate, no? Kasi masyado po mahaba yung ating chamber. Kaya kung gagawa tayo ng walang counter tank, dapat na gamitin po natin 1 feet and 2 inches lang. Ano po? Para hindi po namamalya. Kung 1 feet lang, 4 inches, yan. Yan po lang dapat, 1 feet and 4 inches lang dapat. O kaya 2 inches. Yung pas maganda po kung 1 feet and 2 inches para sigurado po tayong hindi po tayo mamalya. Kasi nahirapan na po yan. Masyado po mahaba para mag-supply ng hangin at may buga yung alcohol doon sa ating dalawang solid wire kung saan nag-spark yung bibigay ng kuryente para sunugin yung alcohol na pumapasok sa ating chamber. No? Yun po yung binibigay ng pump. Pag mag-pump tayo, yun po yung nag-babomba doon sa alcohol na sa lapag ng lapag na ating body chamber, yung kung saan naroon po yung ating alcohol. Tumatama po yun sa ating chamber, sa ating dalawang solid wire. Tapos doon po nagsisimula yung pagsimula ng presyo ng hangin, pag sunog po ng ating alcohol. Ayan po yan mga kastig. Ito mga kastig. Ayan. Ito po to. Nakapasin nyo. Ano ko na po to, ginamit ako ng mountain stone. Kaya po ito nagkasya. Ayan po yan ha. Kasya po yan. Wala pong kasingaw-singaw. Hindi katiti, wala pong singaw to. No? Kumpara doon sa iba na gumagawa nito.
ang ball tap sila ay puro pag ano. Ito sa akin, atras, sa kalak, sa kay papiring, wala pong ano yan. Dati ko ginagawa po yan, puro pasulong yung aking ball tap yun. So, hindi po ako komportable na may singap. Nga po, huwag niyo po lalagyan ng o-ring, hindi po ano yun. Pero sa iba, siyempre, gumagawa sila ng o-ring, hindi lalagyan. Yun yung nagiging parang pinaka, ano na, parang hindi sumingap. Pero hindi po masyado ano sa akin. Hindi po masyado gumagawa ng ganun. No? Kita niyo po, pareho po yan. Ha? Ito yung kaputulan po nito. Ito ating one-up. Tapos, ginawa lang po natin, pinanipis lang po natin ito. Ito yung kabila nito, hindi po siya kasi. Hindi po yung kasya, mga kasi. Yan. Hindi po pas ito, kasya, kasi dinipisan na natin gamit po itong ating mountain stone. No? Ayan, ito po yun. 30 na po ito. Sukat ito ay 13 by 3. Ayan po. Tapos, ayan, kasya siya. Dinipis-dipis lang na ito, Sir Dodsky. Dilihay mo lang to para medyo lumagluwag ng konti. Ito lang yung aking ano kasi baka wala kang pang ano ito. Pinutasan natin para di ka mahirapan. So ayan yan. Oops. So ito, mga sukat ito mga kasi. Yeah. Ang mga sukat ito ay 3 feet lahat. No? 3 feet po lahat ito mga kasi. Lahat ang sukat ito. Bali, ano po ito? Bali, 5 piraso. Ayan. Ano? 5 piraso po yan. 63 feet po yung haba niyan. Bali, ipapadala po natin ito. Kasi napakalaga po nito na hindi po napipisa. Kasi pag napisa, once napisa po yan, yung bala po na ating inano ito, pwede iba po ng direction. Kailangan po, hindi, basta lang po ito, hindi dapat ito napipisa. Ano po? Kaya dito po natin ilalagay yan sa loob. Ayan. So, kahit ipagbalibagan to, kung saan nyo ipadala, eh, hindi po magkakaroon ng problema. Kasi, nasa loob po lang po siya. Tapos, ito yung gagamitin natin. Cut. Para hindi po siya mahulog. Ano po mga siyang? Okay. So, papadala po natin to ng nakaganto. Safety, yung ating gagamitin barrel para sa bulidas pan o MP lights. At ito lang po, wala namang problema to kahit bumagsak to, hindi para to mabasag. Ano po mga stick? At yung ito po, katulad ito. Ito na po yan. Kaya pasobra po nito, tape it po yan para dito. At kung, ano ba, nagkamali po, alam ba, dalawang gagawin ninyo, eh wala po problema kasi dalawang barrel na to.